What's up mga idol? Sa video na to ay gagawa tayo ng cellphone na hindi gumagana ang power, volume up at volume down. Ang model nito ay Realme C63. Bagong labas lang ito mga idol at ang nangyari hindi na po mapindot ang mga button niya. Ano ba ang dahilan at paano ito ginagawa? Ang may-ari po pala nito ay isang delivery rider. Ayan mga idol, kung napapansin niyo po, nag-on naman siya. Yun nga lang, hindi mo mapindot ang mga button niya. Paano ba ito nangyari at paano nasisira? So ayan mga idol, kung napapansin niyo po, kapag pinipisil natin ng matigas ay hindi talaga siya nag-a-unlock. Hanggang ilaw lang siya. Fingerprint lang po ang gumagana, pero yung mga button niya, ayan, pati volume ay hindi lumalabas. Ituro ko po sa inyo kung paano ito ginagawa. Abangan niyo po ang full video repair. Ayan mga idol, pinisil-pisil ko na talaga kahit i-off ko siya, hindi ko rin siya ma-off. Ayan, hanggang ganyan lang talaga siya. Hindi siya ma-unlock. Kaya ayan, buksan na natin mga idol. Una, tanggalin natin yung SIM tray at iangat natin at inita natin yung pinakalikod dahil tatanggalin po natin nandyan sa ilalim ang screw. At plastic po ito mga idol. Ingat po sa pag-reheat dahil pwede itong kumulubot. At gumamit ka ng manipis na pangtastas. At ingatan nyo po ang kabilang gilid dahil meron pong fingerprint flex. So ayan, naangat na po natin yung takip mga idol. Ganun lang kasimple. At ayan, tanggalin natin lahat ng screw at mag-shoutout muna tayo rito. Ayan, lahat at sa lahat ng ating view viewers na nanonood, shout out sa inyong lahat. At sa gustong magpa-shout out, comment po kayo sa video. At ayan mga idol, natanggal na po natin lahat ng screw at iangat din natin yung pinaka-back case. So kukulang po ang gagamitin natin para wala pong gasgas dahil bago pa lang ito at pinanood pala ito ng may-ari na nagpapagawa. So ayan, angat natin yan yung flex ng fingerprint. Ingat-ingat dyan, baka maputol yan. Goodbye ang fingerprint sensor. At nakita ko agad mga idol, buti na lang ang mga ganitong unit ngayon mga idol, bagong labas na to ay ang mga switch niya ay hindi hinihinang, naka-membrane po siya. Kaya dito mga idol, kahit i-DIY mo ito, kaya mo ito gawin. At sinubukan ko pindutin ang mga button niya mga idol na hindi nakakabit ang housing. Pansinin niyo, hindi rin talaga siya gumana. So possible nito na kinalawang ito kaya hindi mo siya mapindut. Kaya ito gawin natin mga idol. Iangat po natin, naka-membrane lang po siya at hindi po siya power switch. Ayan, kung napapansin niyo, kinalawang po ang mga membrane niya mismo, yung pinaka-pindutan sa ilalim. Kaya kapag i-open mo siya ay hindi ma-unlock dahil sa kalawang na yan. Madalas mga idol, nabasa ito. Kaya kung napapansin nyo po ay nanilaw-nilaw na po ang pinaka-membrane niya, yung pinaka-switch mismo niya. So kagandahan dito mga idol, kaya ito gawin ng linis lang. Ayan, gumamit tayo ng cotton buds at gumamit din tayo ng lacquer thinner. Ang gagawin lang natin, linisan po natin mga idol. Kailangan matanggal ang kalawang para mapindot natin siya ulit. Dahil isang delivery rider po ang nagpagawa nito, JNT Delivery. Kaya ayan mga idol, linisan po natin. Kung napapansin nyo, dami pong kalawang doon sa pinaka-cotton bud. So yun po yung dahilan kaya nai-stack na lang siya. Kaya ayan, ang gagawin natin, so lahat po ng kalawang niya mga idol kailangan mo matanggal para bumalik sa normal ang ganyang pagpipindot-pindot. Next step po natin gagawin, gumamit tayo ng cutter. At ayan, kaskasin natin yung mga membrane mga idol kasi may mga kalawang pa yan na natuyo. Kaya ang gagawin kapag natanggal yan, lalambot ulit yan. Dahil natanggal na po yung mga puti-puti na kalawang na nai-stack sa pinaka membrane. So ayan, pag nakaskas na yan mga idol, ganun lang kasimple. At ayan, kahit hindi ka gumagawa nito at napanood mo ang video na to, sana i-share nyo po after nyo magawa ang mga cellphone. Marami po itong kaparehas mga idol. Realme C53, Realme C67, pare-parehas lang po sila ng switch. So ang kailangan nyo mga idol, ayan, kagaya niyan, after natin nalinis, napipindot na siya, nag-a-unlock na ang pinaka-screen. Kaya next po niyong gagawin mga idol, ibalik nyo lang po sa normal siya. At hindi nyo na yan dikitan mga idol, kusa po yan dumidikit kapag na ibalik mo na yan sa housing. At ayan, linisan muna natin mga lods kasi marami din pong kalawang ito. Bagong labas nga lang ito at dahil nasa labas palagi ang may-ari nito, isa po siyang JNT Delivery, marami pong kalawang or alikabok na pumapasok. At ayan mga idol, after natin nalinis lahat, ibalik na po natin ang housing at tingnan natin kung gagana na ba pareho ang volume at on-off. At ayan mga idol, dahil nakalagay na po yung button, tingnan natin, ayan, kung napapansin nyo po, nagre-react na po ang power button at pati na rin ang volume. Pindutin natin, sobrang lambot. Kanina, na-stack po ito pareho tatlo mga idol. At ngayon, ayan, sobrang lambot na siya. Pati yung on-off mga idol, bigla pong lumambot. Kaya ayan, ibalik natin lahat ng screw at tingnan natin mamaya kapag naikabit na natin lahat kung gumagana pa rin ba ito lahat. Nagpa-function ba rin ang mga button at volume. Kaya ingatan nyo mga idol, mabasa talaga. Ang kalaban talaga ng cellphone ay yung pagkakabasa lang. At swerte dito, hindi inabot ang LCD
ang button lang ang natamaan. Kaya ingat-ingat palagi. Isa sa mga dahilan kung bakit nasisira ang cellphone ay dahil sa pagkakabasa. Minsan mag-short at hindi na maagapan. Minsan naman, pati mga LCD battery ay kaya niyang sirain. Kaya ayan, balik natin takip mga idol at tingnan natin mamaya. So gumamit po tayo ng T7000 pang dikit ng takip at hindi ko na nilagyan ng guma dahil meron namang casing at swak. May swak yan kapag merong casing. At ayan, i-check po natin. Pansinin nyo po ang button, sobrang lambot. Nabalik na po sa normal. Pati po yung pinaka-volume niya, ayan, sobrang lambot na rin. At sana nakakuha kayo ng idea sa paggawa nito. At kung napanood mo ang video na to at natulungan ka, huwag mong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Maraming salamat po sa panonood.